Sitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon dahil sa kaniyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si Daniel ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi siya ginambala ng mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David,
ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako, saan mang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay magsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari'y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagbibigay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos, ang marunong sa lahat, sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mo, sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Naguluminahan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kapila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ilang oras na lamang po at atin ang sasalubungin ang Pasko ng Pagsilang ni Jesus Nazareno. Ang araw na ito ay kilala sa tawag na Bisperas ng Kapaskuhan. Sa kalendaryo po ng ating inang simbahan, ito ang huling araw ng panahon ng Adbiyento. Ito po yung sinasabi nating pagbubukang liwayway ng Pasko. At alam naman natin
na si Jesus Nazareno ay ang bukang liwayway ng ating kaligtasan. Siya ang tanging tagapagligtas na magbibigay at magbubuhos ng liwanag sa mga taong nalulumbay at nabubuhay sa kadiliman. Siya rin ang ating tanging gabay tungo sa kabanalan. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo ngayon ay nagtataglay na ng iba yung pananabik at pag-asa. Ito ay ang mga araw ng masayang pag-aasam at ng malalim na pagninilay-nilay o pagmumuni-muni sa liwanag na pumasok sa ating mundo noong ipinanganak si Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo, sa buong panahon ng liturhiya na nakapaloob sa Adbiyento ay paulit-ulit na itinuturo at ipinapaalala sa atin na ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Hindi lamang siya tapat sa kanyang mga pangako sa malayong nakaraan, kung hindi tapat siya magpahanggang ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Kaya nga ang mga pagbasa natin ay nagbibigay sa atin ng napakahusay na kabuuan ng mga pangako ng Diyos tungkol sa tagapagligtas. At ang pangakong ito ng Diyos, tinupad niya. Ang pangako ng Diyos, kailanman mangyayari. Ang pangako ng Diyos, matutupad. Kaya nga sa ating unang pagbasa, binanggit ni Propeta Nathan ang tipan sa pagitan ng Diyos at ni Haring David. Ipinaalala niya kay David na ang buhay at kaunlaran ng mga Israelita tanging nagmula sa Diyos. At ngayon, tayo po ay naghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni Jesus Nazareno. At naway, tanawin din natin ng utang na loob ang lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw. Dahil ang lahat ng biyaya natin, alam natin lahat yan galing sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Panginoon. Ang ating buhay na mayroon tayo, ang ating hangin na ating hinihinga, ang liwanag na ating nasisilayan, ang ating kagalingan, ang ating mga karangalan, ang ating maliliit na kapangyarihan, ang lahat ng ating mga talento at kakayahan, lahat yan galing sa Diyos. Kaya nga nararapat lamang na ang puso natin laging sinasambit, walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil tunay nga na si Jesus Nazareno, ipinadala ng Diyos Ama upang magbigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman upang iligtas ang ating bayan mula sa ating mga kaaway, upang patawarin ang ating mga kasalanan at upang dalhin tayo sa landas ng kapayapaan at kaginhawahan. Si Jesus Nazareno ay isinilang hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa ating lahat na naligaw ng landas, sa ating lahat na nalulon sa kasalanan, at sa ating lahat na nangangailangan ng pagsagip at pagliligtas. Kaya nga ayon sa ikalawang pagbasa, sinasabi dito, sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman.
mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Ngayon po ay isang mainam na araw upang maglaan tayo kahit ilang sandali upang papurihan at pangarangal ang ating Panginoon. Ilang oras na lamang at Pasko na, pagnilayan natin ang hindi natitinag na katapatan ng Diyos sa kaniyang mga pangako, ang misteryo ng isang dakilang kaganapan na ang Anak ng Diyos pumasok sa ating kasaysayan upang manahan sa ating mga kabuhayan, sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga katulad ni Haring David sa unang pagbasa, tayo naway maging matapat din at umawit tayo magpakailanman dahil sa kagandahan at kadakilaan ng ating Panginoon. At itong mga bagay ay patuloy na mangyayari kung patuloy tayong magiging matapat at masunurin sa panawagang maging saksi ng mabuting balita sa ating simpleng paraan. Kaya nga, 2,000 taon na ang nakakalipas nang si Jesus Nazareno ay isinilang sa mundo. Ibinigay, ipinagkaloob niya ang kaniyang sarili sa atin. Niregalo niya pati ang kaniyang dugo para sa ating kasalanan. Siya ang sumalo ng krus na dapat tayo ang nagbubuhat. Siya ang sumalo ng bigat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ang magandang katanungan sa atin sa araw na ito, bago sumapit ang Pasko, kung si Jesus Nazareno naghandog, nagregalo ng buhay at dugo para sa atin. Ikaw, ano ang regalo mo kay Jesus Nazareno? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristo ang ating manunubos. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalani nawa ng mga namumuno sa pamahalaan
ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doctor at iba pang nangangalaga sa may mga karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubot ng kanilang kinaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, O Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo.
Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, subunod po tayo at maraming salamat po. Isang araw, isang anghel, pangalan ay Gabriel. Sinuno ng Diyos sa isang birhen. Maria, Maria, puspus ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasayo at pinagpala ka. Ika'y maglilihit mga anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas-taasang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Panunod
hugon siya. Ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulukuban ka ng kataas-taasan. Alam mo bang si Isabel ang pinsan mo matanda na baog di maaring magkaanak pa siya. Anim na buwan na may sanggol sa sinapupunan niya. Lahat ay magaganap pag Diyos ang nagtakda. Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size po ay nagkakahalaga ng 1,000 piso at ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin po sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at ang Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ika-8 po ng umaga hanggang ika-5 po ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ika-5 po ng umaga hanggang ika-8 po ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at paghisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay
habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang nang may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!